everyone, and welcome to our vlog. So, panibagong umaga na naman. Magabang araw para sa ating lahat. And yes, so kaka-makeup ko lang. Kila-kila lipstick para fresh. Yeah. So for this vlog is ipapakita ko sa inyo kung saan ako nagtatrabaho. Actually, malayo sa bahay namin. Napakalayo. Kaya kailangan pa natin maglakad ng mga ilang kilometro. Charot. Charot lang yun, syempre. So ito, papakita ko sa inyo. Saan ako nag-tutor. Yeah. So this one. Ta-da! Yeah. Doon ako nag-tutor. So, tabi na yung higaan namin. Yan. So, dyan na ako. Tapos dito, kami tutulog. Ganyan. So, kwan po ito? Tawag dito. Kwarto po ito sa shop. Nakapatid ng jowa ko. Ito muna kami tumuloy. Yes. Kasi hindi pa namin napapagawa yung bahay namin. Yes. So, yan. Pag umaga, dito na ako. Yan. Kapala mo yung lipstick ko. I'm not a Barbie girl in a Barbie world. Plastic. Yeah, so since 4 PM pa, maya-maya pa yung klase ko. So, ipapakita ko sa inyo anong meron dito sa muntik kong upuan. Yes, muntik kong upuan. Meeting place. So, dito ako nag-tutor. So, yun yung maganda sa pagkukani, pag-work mo lang sa bahay ka lang. Kasi, yun, pagkagising mo, open ka ng laptop, di mo na kailangan bumiyahe kasi dito ka lang naman, di ba? So, napaka-kwan siya. Chill lang, no stress. Kasi nakikita mo pa yung, bevel ups mo, tabi mo, di ba? Ituturo ka, kita lang kayo. Tapos magturo, pwede ka lang kumain. So, free ka, di ba? So, dito ka lang. So, minsan nga, nag-short lang ako eh. Formal yung sa taas, tapos sa baba, naka-short. Ganun ako minsan. Yes. So, kadalasan, pag morning or like daytime, mag-isa ko lang dito. Pagkakain lang dito si Joy kasi may trabaho rin siya. So, kapag dito si ate niya, bumibisita, so meron akong kasama. Pero pag wala, mag-isa ko lang talaga. Kaya tuwing mag-isa ako, mag-vlog ako. Yes, parang hindi ako bored. Yes. So, ganito yun. Ipapakita ko sa inyo. And 1, 2, 3, tack! Aha, charot lang. Yan, syempre. Dyan ako dito. Yan, hintayin mo natin. Tapos yan. Oh. Yan. Yan, ganyan. Tapos, kasi mahiting dito sa lamesa ay meron eat a fun. Yes. Rechargeable fun siya. So, pinabili ko siya kay Jay kasi minsan, ran out. So, nagtuturo pa rin ako ran out. Napaka-banas. So, it's really, napaka-init sa loob. So, I need yan, medyo magulo. Kasi medyo, naman ang pag-isipan ko. Sorry. Yan, tissue. Yan, may sipon ka. Tapos, meron akong, this one, iPad. Kasi pag biglang brown out, ito yung ginagamit ko pang klase. Yan. Pak! Wow, so sexy naman pala. So, dito ako nagka-class. Kasi meron na siyang Jumbo dito. So, dito ako nagka-class. So, send ko lang or screenshot ko yung mga books nila. Then, send ko sa Messenger. So, pwede na ako mag-class dito. Yan. So, naka-full charge yan lagi dapat para in case of emergency. At kailangan, meron kang dalawang power bank. Yes. Yan, dalawang power bank. In case of emergency, na may brand out, so meron kang power back na sa iyo. And dito sa gilid ko is this one, my makeup set. My makeup, Chuchu Baruchu. Ayan, pampaganda. Caroline. Pantaga ako ng Caroline, actually. Ayan. Caroline ba? Ayan, lipstick. So actually, minsan pag natama daw, nag-lipstick na lang ako. Ayan. Tapos baby wipes. Kapag kagigising ko lang, tapos you know, sabado ko pag ilamos ko labas at saka medyo late na ako sa kwarto. So, napasarap pa yung tulog ko. Yan, nag-wet my vlog. Plus po silang laway. Yan, eyeshadow right there. And the next one here. Yan, Bible, phone cases. Yung mga naman dyan. At saka here is peanut butter ni Miss Me, ni Auntie Lovely. Yan, pag tumako ito yung kinakain-kain ko dito. Yan. Kung nga lang puno yun, pero sa loob. Wala rin sa loob. I love peanut. Yan, so here is pabango. Wow, tapos mo yan. Gift ito ng mga estudyante ko nung yan. Gift sa akin ng mga estudyante ko kanjan yan. At saka, shop right here sa baba.
Okay, this one, guess what is it? Charot. Ano kaya yung laman nito? So, papakita ko sa inyo sa sekreto ko. Ah, ubos na siya, actually. Kasi pag wala akong namumuya. Ayan, peanut yan. Punong-puno yan. Niluto ni Jayka. So, syempre, matakaw ako. Matakaw rin siya. Ayan, medyo ubos na yung peanut. So, minsan kahit nagkaklase ako, nagnangat-ngat lang ako. Okay lang yung para sa mga student ko. Ayan. Next one is, what can you see here? Oh, wow, may wallet na walang laman. Mga ID lang at saka passport yung laman niya. Ng silipin. Ayan. At, kaya tayo dito, spaghetti jelly spaghetti. Ah! Oh, see? So, mabigat. Hindi ko pala siya kaya. So, para sabihin sa inyo, naman ito ay pera. Mga barilya. Sabi ko kasi, Jay, iwanan niya ako ng pera. Kasi, ano, minsan, baka may order akong parating. Or, maybe, what else? Ay, mga barilya-barilya yan. Minsan, baka gutom ako, so order. And here is my aircon. Tapos, yan, yung bag ko. Second headset na ginagamit ko, Logitech yan. Yan, so, gusto ko siyang palitan. Actually, bumili ako sa online nung nakaraan. Yung nabili ko, pero hindi ko talaga siya magamit. I didn't know why. So, sa phone, okay naman siya sa phone. Pero pag sa laptop, ayaw niya. So, ang ginagawa ko lang is, ginagamit ko siya kapag ano, kapag brown out na yung iPad yung gamit ko. So, yun yung gamit ko, dalawang headset. Tapos, yun lang. Tapos, ito yung ring light. Charon! Yan, yung ring light na yan kapag brown out, super, super helpful siya for me. So, sasabihin ko na ako na yung mga requirements para mag-apply. So, ito yung mga basic requirements para maging home-based online teacher sa Chuyang English. So, dapat, you know some basic principles principles in teaching ESL courses. So, kung di mo, wala ka pang experience, so you can search naman or browse in internet kung paano, ano nang mangyayari sa online teaching. Kasi iba yun sa, iba yung, kung teacher ka sa classroom, iba yung process sa online teaching. Like that. And then, syempre, ang napaka-importante is a fluent English speaker with a neutral accent. So, when you say neutral accent, kasi, ito yung napaka-importante. Doon nakikita ng mga student. Minsan, kahit hindi na mukhang yung grammar mo, napapansin ko yun. Kapag nagustuhan nila yung tono ng pananalita mo, yung accent mo, gusto ka na nila. Yes. So, yun. Kung hindi ka pa sagad, or yung parang hindi mo pa kanyang accent. So, ang ginagawa ko, since hindi naman ako English major, hindi naman ako expert sa English, because I am a math major. So, ang ginagawa ko, tinatrain ko yung self ko. Diba? Kasi natry ko na mabuli noon dahil matigas ako magbasa, or iba yung tono ko. So, ang ginagawa ko is, nanonood ako ng video kung paano mag American accent or non-neutral accent. Ganun, mga American video. Yung sa dictionary, American dictionary. So, may mga pronunciation naman doon. I-click mo yun para marinig mo kung paano i-pronounce yung word. At, you can train yourself. Hindi lang basta mata lang. Dapat ibuka mo. Ah, pinapractice ko lagi mukha ko na ganun-ganun. Para na ipopronounce. So, another is energetic patient, You should be like that. So, energetic, patient, responsible, and cheerful. So, ba't ba kailangan ng ganun? Kasi, mostly na mga student are bata. May mga bata kaming students. So, kids to adults. English. So, pag boring ka, mabobored rin yung student. So, ang gusto nila is energetic ka, meron kang patient kasi nga mga bata sila. And, responsible. Kung hindi ka familiar sa book, so, read it first, I-review mo muna bago mo ituro. Preview, rather. So, basahin muna, ganun, bago mo ituro sa student mo. Kasi maya, tuturo mo, hindi ka pala sure sa sinasabi mo, di ba? Pag nalaman ng student, mali pala yun. Ganun. So, dapat basahin mo muna. Hindi naman kasi mahirap yung mga books nila. Actually, basta binabasa mo lang or nag-a-advance ka study sa book nila, ganun. So, prepared, lalo pag bata. Kailangan maging energetic. Sa mga matanda, dapat rin naman kasi minsan stress yung matatandang estudyante. So, gusto na nila na may kausap. So, kailangan, entertain mo sila or, yung pag nakita ka nila, magiging masaya na sila or pag nakakausap ka, ganun. And, syempre, minsan may pagkakamali rin tayo, lalo na yung mga baguhan pa lang or like wala pa silang experience online tutor. So, willing to make improvement. Yeah, willing to make improvement as request. And, yung dapat lang yung nag-send sa akin sa Skype or,
you know, i-PM nyo sa akin is yung resume niyo or 1-minute introduction video. So, ano ba yung mga nakapalob sa 1-minute introduction video? There, you have yung pangalan mo. Hi, Charlene. Hi, I'm Charlene. I'm from Philippines. Kahit yun lang. Then, wag mo na i-state yung edad mo. Lalo pa pag alam mong bata ka pa. Alam mo ba? Lalo pag bata ka pa, like, you know, 5 years old. Kanyari, 23 ka. Wag mo na kasi sasabihin nila is bata ka pa, wala ka pang experience. So, masabuli na lang na huwag mo na lang ibanggit ang iyong edad. Kung babanggitin mo man, sabihin mo 25 ka, 26 ka nun. Yes. Tapos, sabihin mo yung experience mo. I've been teaching for, you know, like, for 2 years now. Ganon. Tapos, message mo. Ano yung sasabihin mo sa mga estudyante mo? Like, if you're looking for a competent and like that, looking for a competent online tutor, come join my class now. Let's have fun while learning. Mga ganon. Yes. So, 1 minute mo yan or pwede rin naman 40 seconds. Ganon. 40 seconds. To 1 minute. Basta yung maximum is 1 minute. Pag masyadong mahaba. Ganun lang. Yes. So, you know, and send that in my Skype. Kukuha ko dyan mamaya. Dun sa description box. Isend. Papost ko yung Skype ID ng company. And yes. And by the way, if you have any teaching certificate like TESOL, ganun yung mga IELTS training or what else? Yung mga teaching certificate mo, so pwede yun, is a plus. You know, kasi minsan yung student ay naghahanap ng mga ganong requirements. Kung di ka naman teacher, kung di naman teacher yung course mo, okay lang rin naman. Yes, basta yung tono, you know, yung pinaka-importante. Kasi hindi lang naman ako yung pumipili ng pasok na teacher. So, meron akong partner, siya yung naka-assign sa screening. Ako naman ang naka-assign sa hiring. So, ako yung naghahanap ng teacher, siya yung mag-screen ng teacher. So, pipiliin ngayon sa... ay sasend ko sa kanya yung introduction video na sinasend niyo sa akin at sasabihin niya kung okay, then we will have a sample video. Minsan naman nagbibigay ako ng tip. Nagbibigay ako ng tip anong gagawin, pinapauwi ko sila ng video para pag sinend ko sa partner ko, okay. Kasi hindi naman basta-basta ako lang magde-decision. Kasi siya yung Chinese, mas alam niya kung saan mas better para sa mga Chinese. Ganun. Kaya sa kanya ko pinagkatiwalaan ganun. Kasi pag ako okay, okay na, okay. Ganun. So, ako yung nakon sa hiring. Ako yung taga-post. Ako yung taga-hub ng teacher. Siya yung mag-screen yung ganun. So, sa mga din na ito, huwag yung kabahan. Kasi, you know, here, kahit na alam ko naman yung sweldo sa amin dito is, hindi naman kataasan gaya ng ibang mga online tutor. So, ito na yung ma-assure ko sa inyo is, wala kaming penalties. Like other company, mataas nga yung sasabi nila. Pero, di ba, yung penalties ay umaapaw sa taas at wala ka na minsan nare-receive na, you know, na sweldo na pupunta lahat sa penalty. Kami naman, wala kaming penalty. Basta, sabihin mo before yung class para makapaghanap kami or sabihin mo yung totoong reason, you know, nakakaintindi naman kami. So, ganun yung ginagawa namin. Minsan, nag-take over rin ako pag, you know, yung emergency na yung teacher may nangyari, ganun, burn out po, ganun. So, andun ako para mag-take over or some teachers ask ko sila kung vacant sila. At yung iba naman, you know, may time na, so, paano ba nagkaka-studente? So, yung mga estudyante kasi, kaya pinapagawa ko yung introduction video. Doon pumipili yung mga estudyante, kung sino yung magiging teacher nila. Ipopost namin yung sa shop namin, sa Chinese, you know, shop. So, popost namin yung mga video at doon pipili yung, sa platform namin, yung mga student. Kung sino yung teacher na pipili nila. Ganun. Yeah, so, we use Jumu for our class. And Jumu, parang Zoom siya, katulad siya ng Zoom. Yeah, so, madali naman siya for, you know, tuturuan ko rin naman kung baano, ganyan. So, so, depende yun sa sa'yo. Depende yun sa performance mo. Pag magaling performance mo, maraming estudyante mabubuk sa'yo. Kasi nagko-comment sa shop yung mga estudyante kung ano yung nasabi nila sa teacher nila. So, mag-comment sila doon. Makikita ng mga estudyante, ay, ito, si teacher, piliin ko to at magaling. At sabi ng estudyante niya, ganun. So, kung gusto mo magkaroon ng good comment, gawin mo yung best mo para yung mga student ay ikaw ang pipiliin. Ganun yun. Yes. And then, yung mga books naman, nalo-learn yun. Kaya yun nga, sabi ko mag-study. And do you pass it by? So if you're interested, just send me a message sa Skype or kahit sa aking messenger sa may mga question kayo. So in terms naman sa panumbala, sisingit, laptop. Yeah, kailangan natin ng laptop sa pagtuturo. At another is, siyempre dapat may camera. Sa akin kasi built-in yung gamit ko. So yun yung sa laptop na. At saka siyempre, headset with noise cancellation. Yun. At pag wala pa naman ikang noise cancellation, pwede naman headset yun. Okay, basta huwag ka dun sa maingay na lugar. So, you can use your headset. At pag brownout naman, yung backup mo, pwedeng phone. Sinasabi ko sa kanila yun, pwedeng phone kapag brownout. Kaya ni-install rin nila yung application nila sa phone. So, kaya yun nga. Mas okay siya sa iPhone or iPad. Pwede rin naman siya sa Android, pero medyo nahihirapan siya. Yeah, pero okay naman kasi nakapag-try ako ng class sa Android sa phone na to. Yeah, so it's okay siya.
So good, it's so good. And so, tinatanong nyo, so next vlog na naman ay sasabihin ko ano yung reason ko bakit ito yung binili kong job at bakit ako ma-happy dito. So, hi everyone! So, ito na yung Spin the Wheel. Yan, so ipapaikutin ko to at pipili ako ng mananalo na 100 pesos load sa tatlo po yung pipiliin ko. Kahit ano pong, kanyan, TM Common Smart. Yan, so yung mapipili ko dito. Maraming po nag-subscribe, maraming nag-view, pero hindi po lahat ay nag-send ng screenshot. Diba sabi ko, proof yun. So, ito po yung mga nag-send sa akin. Ito po yung mga sumali. So, hindi ko nakasalanan yun. Charing. So, kung meron naman po ako next vlog, so pwede po kayo kung nag-subscribe ko last time. So, pwede nyo pong i-send ulit yun. So, ito po yung gagawin. Paano ba makakasali sa 100 pesos load na to? So, dapat, you know, dapat mapanood nyo po yung video na ipopost ko dun sa vlog. Yan, dapat mga hanggang 3 minutes sa panood nyo, or dapat nga tatapusin nyo yun para maisama kayo. So, marami po nag-send kaso hindi po sila naisama dito kasi hindi po sila nag-watch ng video. So, na-subscribe lang. Dapat po nanood po kayo ng video na latest post ko. So, itong video na to, dapat mapanood nyo siya, ganyan, matapos nyo para maisama kayo. Kasi dinidilit po ulit yun ng kwan. Ginagawa po ng YouTube ay spam, parang ganun. Kaya hindi po siya naibibilong, nababawasan lang din ulit. Kaya kung gusto nyo mabilong kayo, gusto nyo mapasali sa Spin the Wheel for 100 pesos load sa pag yun is, you know, yun ang gawin ninyo. Panoorin nyo, i-like ninyo, i-subscribe ninyo. Ganun! Okay, so start na natin. Wala nang mabilisan kasi, wala nang mabilisan. Kailangan nang mabilisan kasi meron akong klase. So start na natin ng Spin the Wheel. Kaya, okay! And congratulations, Francis Nicole! To 100 pesos load. Congratulations! So next na one! Next one, kasi nga diba sabi ko, congratulations Francis, kasi talaga nag-PM to sa akin. Mom, sabi niya gano'n, nag-PM na ako. Very supportive, Francis. Thank you so much. So, second winner for 100 pesos load, I see... Wow! Congratulations, Angelo! Wow! Shella, nanalo si Angelo! Nahihiya pa to nung una mag-send eh, kasi Shella lang nag-send. So, congratulations, Angelo! Yeah, you won 100 pesos load! Yan, watch ka ulit para vibes tayo. Wow, congratulations for our second winner ng 100 pesos load. Last one na! Congratulations, Miley Reyes! You got 100 pesos load. Wow! Galing naman. So, congratulations po sa lahat ng mga nanalo ng 100 pesos load. So, keep on subscribing at watching my video para maisama kayo ulit sa 100 pesos load. Hindi lang yung pinilagay ko dito. Sila lang kasi nagpon. So, congratulations and thank you so much. Keep on liking, subscribe, and share my video. Bye-bye! Hey, it's shoutout nga pala kay Felix Teiro, student ko po sa Canadian National High School. Siya po yung nagawa ng intro video namin. So, thank you so much. Thank you. Subscribe rin po yung channel niya, Felix, and ngayon, Kyle. Thank you so much.